magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga karaydon sa ating Panginoong Kristo. Mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ang Mindanao ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguri ang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na nilikha ng Diyos, pinagkatiwala sa buong sangkatauhan. Ang abang lingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, ay narito muli upang pangunahan ang episode 543 ng Ride On ng Ministry, araw po ng Wednesday, Miyerkules, August 25, 2021. Yes, ang Ride On na Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His Words, Ride On the Sound of Praise, Worship, Prayer, and Service. Tayo po ay manalangin sa banal na presensya ng Panginoon sa pagkakataon na ito, mga ka-Ride On sa ating Panginoong Diyos. O aming Ama at aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, salamat po, Diyos, na Ikaw ang siyang aming nakapiling sa mga nakalipas na mga araw. Gayun din sa buong magdamag, Panginoon, kung kaya't naging mahimbing at mainam ang aming pagtulog. Kung kaya't, Panginoong Diyos, kami po ay nakatanggap muli sa inyo. Nang iba yung kalakasan, Panginoong Diyos, taglay ng aming pangangatawan. Salamat po, Panginoon, kami po ay ginising niyo na maluwalhati. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng iyong patuloy na ibinubulala sa bawat isa amin, Panginoong Diyos. Tunay nga naman, Panginoon, na Ikaw ang siyang aming matalik na kaibigan. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa panibagong buhay, panibagong opportunity, panibagong blessing na pinagkaloob sa amin. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu, na kami, Panginoong Diyos, ay maging matagumpay sa buong araw na ito, buong magdamag. At gayon din, Panginoong Diyos, ng aming gawain ay maging matagumpay din, kasihan kami, Panginoon, ang iyong diwang banal. Pagkalooban, O Diyos, ng panibagong kaalaman at ng karunungan, at gayon din, Panginoong Diyos, na dulutan mo rin kami ng kagalakan sa aming mga puso. Maayos at magandang internet at signal, Panginoon, na wala hong magiging aberya o interruption. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa ating Panginoon. Yes, amen sa ating Panginoong Diyos. Kumusta po tayo, mga ka-Ride On sa ating Panginoon sa panibagong araw na ito na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, napakabilis ang araw. Yes. Bukas ay Huwebes na naman. Pagkatapos Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes na naman. Mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Salamat na lang at meron tayong tapat, maasahan na kaibigan, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, na sa lahat ng pagkakataon ay maasahan po natin ang kanyang gabay, ang kanyang pagkilos. Ay nararapat lamang na tayo po ay magpuri, sumamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Isa sa mga paborito natin na awit sa imnaryo, na kung saan ay dumaan ito ng maraming mga dekada at taon, awitin na kung saan na hindi po naluluma, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Awitin na kung saan ay patuloy na nangungusap sa ating mga puso. Ang tinutukoy po ang isinulat ni Joseph M. Siriben. Na
nabuhay siya mula 1820 to 1886. Ang kanyang isinulat na himno ay What a Friend We Have in Jesus. Sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful who sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden? Cumbered with a load of care, precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms to take and shield you, you will find a solace there. Blessed Savior, Thou hast promised Thou wilt all our burdens bear. May we ever, Lord, be bringed to the in earnest prayer. Soon in glory bright unclouded, there will be no need for prayer. Rapture, praise, and endless worthy will be our sweet portion there. Natin ang himno na yan na lumipas man ng maraming panahon, hindi ho naluluma.
Yes, totoo po yan, mga karay, doon sa ating Panginoong Diyos. At kahit matagal ng panahon ito, ay patuloy na nangungusap sa bawat isa sa atin at patuloy din na kung saan ay angkop sa bawat panahon na atin pong hinaharap na tunay nga naman na meron tayong matalik na kaibigan, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo na maasahan natin sa lahat ng panahon, di ho ba mga karayon sa ating Panginoong Diyos. Yes, tayo po ay dumako sa ating devotion, mga karayon sa ating Panginoong Diyos, na kung saan nandun na po tayo sa Acts chapter 19, verses 1 to 10, na kung saan ay kahapon ay tinalakay natin ito. And some pertinent indicated background about episodes mula sa ating pong ni-research and some thoughts na ating pong nahalukay sa buong passage na ito. Pero nangako ako sa inyo na kung saan ay merong mga verses dito na kung saan ay kinakailangan po natin na balikan at pagtunan ng pansin. Katulad ng verse 1, at yan po ang babalikan natin ngayon. At sama na rin yung verse 5. At bukas yung talatang 2. At mga kapatid sa Panginoong Diyos, pagdating naman sa Sabado ay matatalakay natin mga karaydon sa Panginoong Diyos ang verses 11 to 22 ng Acts chapter 19, which has something to do with miracles happen at episodes. And by next Monday, nandun na po tayo sa verses 23 to 41 na kung saan ay patungkol naman na meron nangyaring riot dyan sa bandang Ephesus. Yes, mga karaydon sa Panginoon, nandun pa rin tayo sa pagdalakay Paul at Ephesus dyan sa disciples receive the Holy Spirit. At ganito ang sinasabi ng ating binabalikan na verse 1, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. And it came to pass that while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through the upper coast, came to Ephesus, and finding certain disciples. Samantala, nasa Corinto si Apollos, si Pablo na may naglago sa mga bulubundukin ng lalawigan hanggang sa dumating siya sa Epeso. May natagpuan na siya roon na ilang alagan. Yan po ang pagtutunan lamang po natin ng pansin, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. The context at episodes, mga karaydon sa ating Panginoon, at gayon din na kung saan mula sa nilakbay nitong si Paul at dumaan pa sa mga bulubundukin na ito yung kanyang pagbabalik dyan sa episodes. At kung tutusin natin, sa kanyang second missionary journey na nandiyan siya sa Corinto, pagkatapos ay bumalik siya patungo sa Antioch, pero meron pang mga dinaanan at bago siya pumunta, naglakbay, na kung saan ay nakapasok pa siya sa
episodes na kung saan sa sinagoga na kung saan ay nakapagpaliwanagan at na-bless naman ang mga naroon na kung saan kinausap siya na manatili siya doon ng matagal na panahon pero siya ay humindi. At pero meron siyang sinabi na kung babalik siya, kung loloobin ng Diyos. At ito nga yung niloob ng Diyos na siya ay nakabalik dyan sa episode na kung saan dyan niya iniwan si Aquila at si Priscilla na sumama sa kanya mula Corinto. Yes, at iniwanan na dyan at nagtungo siya sa kanyang destinasyon na kung saan naman ay dumating naman si Apollos dyan na kung saan ay pumasok din sa sinagoga at nangaral, nagpaliwanag. Isang tao na mahusay, very eloquent at maalam sa scripture pero merong pulang sa kanya. At dyan niya rin nakilala itong si Aquila at Priscilla na kung saan ay inanyayahan din siya na tumira doon sa kanilang tahanan. Pero nakatulong din itong mag-asawa upang mapaliwanagan din siya sa anumang kulang meron siya sapagkat hanggang doon lamang sa bautismo ng tubig na siyang paanyaya ni Juan Bautista noong panahon na yon. Pero salamat na lang at merong iniwan si Paul sa Epeso na si Aquila at si Priscilla upang kasangkapanin din ng Diyos para kay Apollos. And then sa Apollos ay lumagi din kina Aquila at Priscilla pagkatapos ay siya ay tumungo ng Corinto. At ito ngayon at dumating si Apostol Pablo. At hindi sila nagkita maka-ride on sa Panginoong Diyos. Pero ang kanyang pagdating ay meron siyang natagpuan sa episode na ilang alagad na ang sinasabi doon sa verse 7 sa passage natin ay mga 12 sila. Ibig sabihin ay 12 disciples maka-ride on sa ating Panginoong Diyos. Yes, these 12 disciples, mga karaydon sa Panginoon at Ephesus. Ang tanong dito, ayon din sa aking mga binabasa, ay where these 12 disciples at Ephesus? Ay may ituturing ba na sila ay mga Christians, mga Kristiyano? Or sila ay mga disipulo ni Juan Bautista? Yan ay isang katanungan. Ngayon, mga karayo dun sa Panginoong Diyos, kung sila man ay Kristiyano o sila ay mga disciples ni John the Baptist, ay parehas na meron pong posibilidad. Kung ano man ang ating magiging kasagutan sa katanungan na yan. Pero meron tatlong bagay dito, mga karaydon, sa Panginoong Diyos na kung saan ay pagtunan natin ang pansin. Unang-una, na kung saan, pertaining to that very important questions, where these 12 disciples at episodes Christians or disciples of John the Baptist? Yes. Either is a possibility, mga ka-ride on sa Panginoon. Kaya nga ho, isang puntos na importante, some believe they were Christians. Yes. Mga iba, sila ay naniniwala na sila ay mga Kristiyano. Mananampalataya. Ngayon, pansinin natin dito sa nakatala na kung saan itong si Dr. Lucas na siyang sumulat ng The Book of Acts or The Acts of the Apostles or The Acts of the Holy Spirit of Jesus Christ
na kung saan ang kanyang ginamit na termino dyan ay talaga naman na ang 12 disciples na yan na tinutukoy ay Luke calls them disciples. Tinawag silang mga alagado, disipulo. Salita na kung saan ito po ay common na ginagamit. Saan po? Sa hanay po ng mga Christians, sa Christian church, sa mga mananampalataya. Ngayon, mga karaydon sa Panginoong Diyos, ay Dr. Luke meant to indicate that they were disciples, sila ay mga alagad ng John the Baptist at gayon din na maaring hindi kay Kristo. Yes. Kaya nga mga karay dun sa ating Panginoong Diyos, whatever the answer to this particular question, were these 12 disciples at Ephesus Christians or merely disciples of John the Baptist? Pero, tinawag ni Dr. Lucas sa kanyang panulat na sila ay mga disciples na kung saan ay commonly uses for Christians, mga ka-ride on sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kanya't dito po ay maliwanag that Paul speaks of them as already believing. Yung pangungusap na Apostol Pablo dito ay parabagang kung saan ay sila po ay mga naniniwala. Yes, sila po ay mga mananampalataya, lalo na kung basahin natin yung talatang 2 na siyang verse natin, natatalakayan natin, mga ka-ride on, sa ating Panginoong Diyos nang sinasabi sa talatang 2 ay ganito po. He said unto them, ang nagsasabi diyan ay walang iba kundi si Paul, have you received the Holy Ghost since ye believe? Yes, and then said unto him, we have not so much as heard whether there will be any Holy Ghost. Yes, at tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo? Yes. Underline those words, sumampalataya kayo. Ibig sabihin nun ay naniniwala din si Paul na ang 12 disciples na ito ay sila'y sumampalataya. Kung kanya tinatanong na tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo. Pero ang kanilang katugunan ay hindi po tugon nila ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo. Yan ang kanilang itinugon na i-reserve po natin yan para bukas yan, mga karay, doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, the Apostle Paul profoundly speaks of them as already believing. Pero lumalabas na merong kulang sa kanila. At gayon din, yan ho ang naging konteksto din ng kaalaman at pananampalataya ni Apolos na merong kulang sa kanya. Pero salamat na lamang at kinasangkapan din si Aquila at gayon din si Priscilla upang sa ganon ay maragdagan yung kanyang kaalaman at hindi lamang hanggang doon sa bautismo ng tubig na ginawa ni John the Baptist at gayon din ang kanyang pangangaral na magsilapit at magsisi sa mga kasalanan. Mga kapatid sa Panginoong Diyos, we stick to that word believing or believe na sinasabi dyan, which is indeed a verb, mga karayos ating Panginoon, na kung saan ay ito po ayon sa aking nasa liksik, na kung saan ay ginamit itong salitang bilim ng 12 times in the book of Acts.
Pero with no direct object ang sinasabi mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Now, in every other case, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, the context that believing in Jesus Christ for salvation is meant. Yes, yan ay pumapatungkol na ang paniniwala o ang pananalig o pananampalataya kay Jesus Christ ay nauukol doon sa tinatawag na din na pagliligtas ng ating Panginoon na siyang magiging bunga nito. Yes. Pangalawa mga kapatid sa Panginoon na thoughts regarding sa katanungan na ito na yun bang mga 12 disciples na tinutukoy dyan sa Acts 19 verse 7 na natagpuan ni Paul ay sila ba ay mga Kristiyano o sila ay mga alagad nitong si Juan Bautista mga ka-ride on sa ating Panginoon Diyos. Second, na kung saan ay kung yung una na sinasabi nga na some believe they were Christians. Yes. At ang pangalawa, others maintain that the Ephesians disciples were disciples of John the Baptist. Pero ang karugtong niyan, who will still waiting? Sila po ay naghihintay sa pagdating ng Messiah, which is Jesus Christ, na kung saan ay nangyari na at naganap na. Yes, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos, na kung saan pagkatapos na kanilang yan narinig ang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila patungkol kay Jesus, na kung saan ay they believe nitong 12 disciples na ito, sila po ay naniwala. Kanino kay Jesus? As being the predicted Christ, the Messiah, and itong mga 12 disciples na ito ay naranasan nila ng pagiging born again Christian by the Holy Spirit as indicated in verses 4 and 5 mga karaydon sa ating Panginoon. Yes. Balikan natin ang sinasabi doon sa verses 4 and 5. Kung ano ba ang sinasabi doon at ganitong sinasabi, then said Paul, John verily baptized with the baptism of repentance, saying unto the people that this they should believe on him which should come after him, that is on Christ Jesus. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Yes, maliwanag yan na kung saan ay sinabi ni Apostol Pablo ang bautismo ni Juan ay tanda ng pagsisisi. Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya sa mga tuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord at purihin natin ang ating Panginoon at lalong naging luminaw sa kanila. Na kung saan yung kakulangan ng at kanilang believing, yung kakulangan ng kanilang pananalig at pananampalataya, ay lalong napunuan ng kanilang malaman na kung saan yung kanilang pinakahintay ay dumating na at yan ay sa pamagitan ng Kristo, the Messiah, the Anointed One ng tagapagligtas, Heso Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, na kung saan ay sila po ay naborn again by the Holy Spirit of God the Father in Jesus Christ. Kayan po ay pinupuri natin at winawalhati ang ating Panginoong Diyos
Hallelujah, praise the Lord. Ngayon, pangatlo na thoughts, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos, na kung saan, not only some believed they were Christians, at gayon din, others maintained that the Ephesian disciples were disciples of John the Baptist, who is still waiting for the Messiah. Pero ang pangatlo, nakaisipan, mga karaydon, sa Panginoon, whatever the case might be, it is clear that their being filled with the Holy Spirit come after their faith, after their baptism, and after the laying of hands sa kanila. You see the sequences, mga karaydon, sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord at amen sa ating Panginoon. Well, may tuturing natin na kung saan itong mga ilang mga disciples dyan sa Ephesus na kung paano si John the Baptist ay inihanda niya ang daraanan ng Panginoon sa panahon na kung saan ay darating ang katotohanan at realization ng predicted and prophesied incarnation of God the Father in Jesus Christ, preparing the way of the Lord. At gayon din nitong mga nabibiyaan ng spiritual influence ni John the Baptist at Ephesus ay naging daan din upang sa ganun ay maihanda ang kanilang mga puso, ang kanilang mga isip, ang kanilang mga buhay upang ang pagdating ng takdang panahon, at yan nga ang takdang panahon, ang pagdatal ng lingkod ng Diyos na si Paul upang sa ganun ay mapunuan. Yes, ang kakulangan ng kanilang pananampalataya, ang kakulangan ng kanilang pananalig, ang kakulangan ng kanilang spiritual encounter with the Lord the Jesus Christ, na hindi lamang hanggang doon sa kung saan ay nagsisi, napatawad, nilinis ng ating Panginoong Diyos, at gayon din na kung saan ay naniwala, kundi kinakailangan ng merong importante na karugtong yan. Yes, mga karaydon sa ating Panginoon, that after that phenomenal faith in the Lord that Jesus Christ, ang susunod dyan ay baptism. Yes, baptism of water at gayon din and the laying of hands for accepting and receiving the presence, the power, and the acts, the anointing of the Holy Spirit that will give power to everyone na kung saan ay naniwala, tumanggap, at sumampalataya, at gayon din nabautismuhan sa tubig at sa Espiritu upang sa ganun after that. Merong taglay na kakabuang kapangyarihan upang sa ganun ay siya ay kasangkapanin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, doon sa verse 5 na kung saan, ay ulitin na naman natin na kung saan ay basahin. When they heard this, they were baptized in the name of the Lord, that Jesus Christ, nang marinig nila ito, sila'y nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Alam niyo, wala na hong ibang pangalan, mga kapatid sa Panginoon. Sa larangan po ng bautismo sa tubig at gayon din ng banal na Espiritu, kundi sa tanging pangalan ni Jesucristo. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, kung kaya't gayon din. Na kung saan ay ang tao wala siya ng ibang magiging Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, kundi tanging si Jesus, na tanging siya ang hari ng mga hari, siya ang Panginoon ng mga Panginoon, at gayon din siya ang tagapagligtas.
Yes, at gayon din siyang mananatili at nagpapatuloy na ating Jehovah Jireh, great provider, at gayon din siya mananatiling na Jehovah Rapha ang tagapagpagaling natin, at gayon din na siya lamang lang siya na kung saan inangako na kung saan ay babalik muli upang tuparin ang mandato at upang tuparin at gayon din darating siya bilang hukom. At gayon din na kung saan ay kanyang patutunay na kung saan ay meron pagkabuhay na maguli at gayon niyang buhay na walang hanggan. Kaya nga ho mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, yun hong naging katanungan ni Paul sa 12 disciples na naroon sa Ephesus mga karaydon sa ating Panginoon sa Kristo ay mananatiling katanungan po sa bawat isa sa atin. Yes, ang tanong na kung saan tinanggap ba ninyong Espiritu Santo nang sumampalataya kayo? Yan ang katanungan mga ka-ride-on sa Panginoon. At gayon din ang pangalawang katanungan, kung gayon sa ano kayo nagpabautismo, mahalagang katanungan yan. At kung dadagdagan pa natin ang katanungan yan, ay totoo nga ba na kung saan ay tinanggap? Sinampalatanayan ang pinaniwalaan ang ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon natin at tagapagligtas? Well, mga karaydon sa Panginoong Diyos, pertinent questions being laid down sa bawat isa din in order for us, yes, to examine ourselves, mga karaydon sa Panginoong Diyos, on the veracity of this. Yes, it's between you and God, me and my God, vis-a-vis mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho mga karaydon sa Panginoon, water baptism in the name of the Lord Jesus Christ of those 12 men at Ephesus na sinasabi doon sa verse 7 mga karaydon sa ating Panginoong Diyos, ay napaka-importante yan. And all the men were about 12. Sila'y humikumulang sa 12 lalaki na kung saan ay mas lalong naging napaliwanagan sila. Na kung saan ay sila ay mas lalong na nalubos ang kanilang pagkatanggap, pagkakilala at pagkapaniwala kay Jesus Christ, combining their faith and the baptism of water and spirit and the laying of hands na kanilang naranasan mga karaydon sa Panginoon. Indeed, it complete ang mga rekado nito mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Yes, mga karaydon sa Panginoon, water baptism in the name of the Lord Jesus Christ and even baptism the Holy Spirit of the 12 men at Ephesus na kung saan continuously testifying to us mga karaydon sa Panginoon. Saan? Patungkol sa tinatawag natin na the saving faith in the name of the Lord Jesus Christ. Ang mapagligtas na pananampalataya sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo by God's grace through faith, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Yes, indeed, they were born again by the Holy Spirit and same is true with us. Tayo din ay naboborn again sa pamagitan ng presensya ng paggilos at kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu sa bawat isa sa atin, but it should pass into that process. Mga ka-ride on sa Panginoong Diyos, in the context of the call of John the Baptist to come into the presence of the Lord of Jesus Christ to yes, to acknowledge our sinfulness, our iniquities, our neglection sa Panginoon at gayon din sa ano paman. At gayon din akong saan ay binagsisihan at gayon din akong saan ay tumatanggap tayo ng pagpapatawad at paglilinis ng ating Panginoon sa Kristo at gayon din na kung saan nararanasan ang the saving faith of the Lord Jesus Christ. Sapagkat hindi lamang tayo lumapit na nagsisi, tinanggap natin ang paglilinis, pagpapatawad ni Jesus, kundi naroroon na kung saan tunay na tunay nga naman na tunay na tunay
na tinanggap natin, kinilala natin, pinanwilan natin, pinanalagyan natin, sinampalatayan natin si Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, at gayon din lahat ay ating pong pinagkatiwala, ipinasakop sa Kanya at gayon din na kung saan. Voluntarily with willingness and humility in the Lord that Jesus Christ na kung saan. Naranasan natin ang bautismo ng tubig at gayon din ang banal na Espiritu and the laying of hands of the Lord Jesus Christ and even the laying of hands of a faithful men and women of the Lord that Jesus Christ doing such evangelism and consecrational services mga karayo doon sa ating Panginoon Diyos like Paul. Yes. Hallelujah. Praise the Lord at amen sa ating Panginoong Diyos. We need to be born again. Lalo sa panahon na ito, we have to be empowered and anointed by the Holy Spirit. At gayon din na kung saan, let Jesus Christ will always be the focal center of our humanity, of our existence, and of our traveling work in our day-to-day life so that in at the end of the day and at the end of every day, mga karaydon sa Panginoon Diyos, nandun ang ating assurance within the bounds of the love of God, within the bounds of the salvific act of the Lord Jesus Christ, His saving faith and grace. Napatuloy po natin naranasan mga karaydon sa Panginoon Diyos and that this phenomenon mga karayo dun sa Panginoon na nangyari sa 12 disciples na yan sa Ephesus na kung saan precedes their being filled with the Holy Spirit mga karayo dun sa ating Panginoong Diyos kung ating pong titignan doon sa verse 6 sa ating pinaka-passage mga karayo dun sa ating Panginoong Diyos na ito ang sinasabi. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came unto them. And they spake with tongues and prophesied. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila boba, sa kanilang Espiritu Santo, at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Pero, i-reserve natin yan. Natatalagayin po natin sa Biyernes, mga karaydon sa Panginoon. Verse 6, basahin ninyo yan. Pero bukas ay verse 2, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord at nawa ay tayo po ay muling nagising at mula tayong nahamon na nitong ating pong natalakay mga karaydon sa ating Panginoong Diyos at gayon din na kung saan ay patuloy po tayo, na kung saan ay laging natya-challenge ng Panginoon sa ating mga buhay, di ho ba mga karaydon sa ating Panginoong Diyos at siya ang ating maasahan, kaya sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu ay yan pong ating panalangin. Yes. Ako mismo, mga karaydon sa Panginoon, ay talaga naman pinapasalamatan ko ang Panginoong Diyos sapagkat dumating din ang aking buhay sa gitna ng buhay na kung saan ay nakadili na sa kadiliman noon. Panahon na kung saan ay nasa hanay po tayo ng konteksto ng mga fraternity within the university belt. Panahon na kung saan ay merong inuman. Panahon na kung saan ay nasa kamunduhan tayo. Pero praise the Lord. Naranasan natin ang pagkilos ng Panginoong Diyos. Naranasan natin ang Kanyang grasya. Naranasan natin kung paano tayo maborn again. At alaala ko pa yan na yan po ay month of November 1979 mga karaydon sa ating Panginoong Diyos at gayon din akong saan ay sa kalaunan ay iniwan ang lahat at nagpasyan na talaga naman na magpastor mga karaydon sa Panginoon at yan po ay 1983 nung iwanan ko na ang mundo ng structural and architectural firm dyan sa Banda Makati upang pasinayan ang tawag ng Panginoon na maging kanyang lingkod at
isa na magtrabaho ay naging volunteer worker ng campus ministry ng Central United Methodist Church noon at gayon din 1984 nung tayo po ay pumasok na sa seminaryo. Purihin natin ang Panginoon at mula noon magpahanggang sa ngayon at hanggang sa wakas, Jesus Christ will be my life, will be my ministry, will be my everything, mga ka-ride on sa Panginoon. Yes, noong 1982, di ba ako pastor noon eh. Nasa trabaho pa ako noon yan. Yes, nung naborn again ako, 79 ako, saan ay nagbago ang buhay ko. At mga kainuman ko sa opisina. Kung saan ay dumating ang panahon na hindi na ako kainuman, kundi kung saan ay nag-share na ako sa kanila, nagbabahagi na ako ng kung anong naranasan ko sa Panginoon. At gayon din kung sa tuwing ako ay darating sa opisina ng umaga ay marinig mo na kung saan ay yan na si Praise the Lord, yan na si Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon ay okay lang naman yun, tapagkat naman ay totoo naman, yes, di ba mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga ho, posible ng bawat tao ay mabago. Bastang tao ay willing siya na siya ay baguhin ng Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya yan, 1982 na yan, ay marami akong nalikha ng mga awit ng mga years na yun, mga karay doon sa Panginoon. March 1982, matatandang ko pa yan. Na isa sa mga kinumpos natin sa gabay ng Banal na Espiritu Santo. Pagbaumanhin ninyo na araw-araw ay aawit ako at least isang composition ko hanggang sa matapos lahat ng mga composition natin. Nang pamagat na ito ay Jesus sa buhay ko. Yes, Jesus sa buhay ko. Jesus, Jesus sa buhay ko. Jesus, Jesus sa buhay ko. Ikaw lamang ang aking Diyos at wala nang iba pa. Kung ako ay may problema, siya lamang ang laging handa na tutulong at papawiin ang lahat ng pasanin. Jesus, Jesus sa buhay ko. Jesus, Jesus sa buhay ko. Ikaw lamang ang aking Diyos at wala nang iba pa. Ako ay papanaw na, ako ay muling mabubuhay upang aking mararanasan buhay na walang hanggan. Jesus, Jesus sa buhay ko. Jesus, Jesus sa buhay ko. Ikaw lamang ang aking Diyos at wala nang iba pa. Ikaw lamang ang aking Diyos at wala nang iba pa. Purihin natin ang Panginoon at natin pong naalaala pa rin ng tono niya. Berenyo 82 po yan, mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. At sana po ay nuggets natin yung mensahe na yan. Marami pang mga composition na kung saan ay awitin natin at makarating tayo ng 90s, makarating tayo ng 2000 years. Mga karay doon sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Jesus, Jesus sa buhay natin. Yes, kalutasan ng ating mga problema at gayon din siyang katiyakan ng ating
Buhay na walang hanggan at gayon din ang kanyang pinangako sa bawat isa atin, mga karayon, sa Panginoong Diyos. Yes, at tignan natin ang mga pangalan na kung saan ay nakarating po sa imbilan ng Rydon Ministry na kung saan ay birthday po nila. Sa araw na ito, mga karayon, sa Panginoong Diyos, yes, ang kapatid na Digonis Marlene Cruz. Yes, ang minamahal at iniirog ng ating dating DSE Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church at gayon din ng Bethany Methodist Christian Learning Center yan sa Bandang Hermosa, Bataan. Yes, at gayon din ang kapatid na Anna G, ang Angelica Angelica Palado Aduro ng Tuguegarawa City, Cagayan. Birthday rin niya sa araw na ito. At gayon din ang kapatid na Zeng Chi Gianga. Yes, pero hindi natukoy kung saan tagaroon siya. At gayon din ang kapatid na Ronalyn May Alejandro Lonhas. At gayon din ang kapatid na Reverend Arnold Luna ng United Methodist Church yan sa bandang Angeles City, Pampanga, McKinney. At gayon din ang kapatid na Rezo na Kabakungan ng San Mateo sa Manila. Ito po ay kamag-anak ko ito, yes. Anak ng kapatid ng aking minamahal na ina, yes. At gayon din ang kapatid na Ochi Rueda ng Malabon City. At sila po ay membro ng Malabon Central United Methodist Church. Ito lamang po mga pangalan, mga karayon, sa Panginoon na dumating sa impina ng Rydon Ministry. Kung birthday ninyo, kung birthday ang isa sa mga kasama ninyo sa tahanan ninyo, type nyo lamang po at isend ninyo. At yan ay ating pong mabati at may panalangin, mga karayon, sa ating Panginoong Diyos. Yes, tayo po ay manalangin sa pagkakataon na ito. Aming Ama at aming Panginoon, salamat po sa buhay ng mga kapatid na ito na birthday nila. Digonis Marlene Cruz at gayon din si Ann Angelica Palado Aduro, Jen Siyanga, Ronalyn May Alejandro Longhas at gayon din ng kamanggagawang Reverend Arnold Luna, Resen Kabakungan Ochirueda at sa lahat pa ng may birthday. Sa Luzon, Visayas at Mindanao ng Pilipinas at gayon din sa iba-ibang mga bansa at gayon din po Panginoong Diyos mga sanggol na ipinanganak sa araw na ito at nagsisimula ng one-day birthday. Yes, kami po ay nagigisa, nagigiselebrate na mayroong pagpapasalamat Panginoon sa iyo at gayon din ng pagtatalaga at gayon din ang aming mga panalangin sa bawat isa sa kanila, O Diyos, na kung saan ay patuloy mo sila na pagpalain at pangunahan, Panginoon, sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na at gayon mo, Panginoong Diyos, na malubos ang kanilang mga buhay. With the fullness of your awesome presence of the Lord Jesus Christ being with them always, here, there, and elsewhere. Maasa kami, Panginoong Diyos, and that more and more at 365 days per year to come sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos, na kung saan patuloy nilang maranasan, Panginoon, ang inyong pag-ibig, ang inyong kabutihan, ang inyong malasakit, ang inyong paghahari at gayunin, Panginoong Diyos, ang inyong pagkakaloob. Maayos at magandang kalusugan at pangatawan, Panginoon, at gayon din, Panginoong Diyos, na sila'y maprotektahan. At may lagay, Panginoong Diyos, sa safetiness, lalo na sa panahon na ito, Panginoon, at gayon din na marapatin mo na sila, Panginoon, ay makararanas lagi, Panginoong Diyos, ng katagumpayan at gayon din, Panginoong Diyos, ng mga biyaya na kailangan po nila sa araw-araw, Panginoon. Kaya nga po, inyo pong pagyamanin, patatagin ang kanilang mga pananampalataya at gayon din ang kanilang espiritual na pamumuhay at gayon din ang kanilang mga paglilingkod at gayon din ang kanilang mga serbisyong totoo at walang kirikilingan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga ministeryong ginagampanan sa panahon na ito, ang mga lingkod mo na pastor at diakonesa. At gayon din, Panginoon, na pagbalain mo ang bawat pamilya kinabibilangan ng mga anak mo ito. At sa lahat pa ng my birthday, Panginoong Diyos, and that their dreams in life for family and whatsoever, Panginoong Diyos, it will come into a realization in due time, in your right time, O Heavenly Father. Yes, Lord Jesus, maging ang mga sanggol na pinganak sa araw na ito,
With due respect, O Heavenly Father, to be with them always, with your abiding grace and love, for them to be continuously protected by your power and by your grace, Heavenly Father. At gayon din, napatuloy ang pagpalain mo ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan sa kanilang buhay, sa kanilang mga livelihood, at gayon din sa kanilang pangangalaga, pangangaruga, sa kanilang mga anak, na maging maayos at maging mabuti, at gayon din, Panginoon, na ikaw, Panginoong Diyos, ang siyang lagi na pinakasentro ng kanilang buhay, ng kanilang pamilya, and that you will always be the unseen na guest sa bawat isa sa kanila. O aming ama at aming Diyos, matugunan ang kanilang mga pangailangan. At gayon din ang mga sanggol na ito ay lumaki na kaaya-aya na sa kalaunan sila po ay makapanampalataya sa inyo, makakilala sa inyo, at gayon din, Panginoon, na sila makatapos ng kanilang pag-aaral mula sa pagkababang tungtungan ng kanilang pag-aaral hanggang sa koleyo, at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan sa darating na panahon ay magamaganda po ang kanilang kinabukasan. In the mighty name of Jesus Christ, yan po ang aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen at amen sa Panginoong Diyos. Alawitan po natin sila ng pagpati. Mabuhay ka daw at pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos sa manalubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw mo pang darating. Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapa ang buhay mong angkin. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Nagpapasalamat kami, Aman, sa pag-ibig mong walang kaparang. Ang tahanan ngayon nagsasaya ay iyong pagpalain sa tuwi-tuwi na. Lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesyahan natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy birthday sa inyong lahat. Palakpakan po natin lahat po ng may birthday sa araw na ito. At gayon din ang mga sanggol na sinilang sa araw na ito, mga karayon sa Panginoon, at itinaman natin kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Hallelujah, praise the Lord, at mag-birthday lamang kayo, at ituloy ang birthday. Mga karayon sa Panginoon, kahit panahon ng pandemya, walang makapipigil sa bawat isa inyo na mag-celebrate ng inyong kaukulang birthday sa araw na ito. Yes, ano man ang inyong mga edad, eh talaga naman yan ang dumating na edad ninyo, mga karay, doon sa Panginoon, at wala po kayong magagawa niyan sapagkat yan ang talagang edad ninyo. Pero huwag kayong magalala sapagkat sinabi nga ng isang philosopher, age doesn't matter as long as matter doesn't age. Yes, purihin natin ang Panginoon. What matter most, mga karay, doon sa Panginoon, Diyos, yes, ang buhay natin.
na araw-araw ay iniingatan, pinagpapala at nilulubos ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! And Jesus Christ must always be the center of our celebration and your day-to-day life from here on onward. Mga karayo doon sa ating Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa mensahe ng buhay na niyo pong ibinulalas sa bawat isa amin, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, na kami muling hinamon mo. Salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy na kung saan ay kumigilos ang banal na Espiritu upang naihahayag sa bawat isa amin, Panginoon, ng mga mensahe na aming nababasa at gayon din aming napapakinggan at gayon din na aming sinisiyasat. Sa tulong at gabay ng iyong banal na Espiritu, tunay nga naman, Panginoong Diyos, lahat ng mga ito ay nakatutulong po sa aming pang-araw-araw na buhay upang kami mas lalong nagpapatuloy na matatag sa pananampalataya at gayon din na patuloy na nadidiligan ang aming espiritual na pamumuhay at lumalago din na anumang mangyari, Panginoon Diyos, anumang haharapin namin ng mga circumstance at sitwasyon sa buhay namin na kung saan ay makakayanan namin sa kapagkat kami po ay puspos ng iyong banal na Espiritu, puspos ng iyong salita, puspos ng karakter, puspos ng Panginoon na Jesucristo at gayon din na puspos ng mga panalangin at puspos ng pagsamba, ng pagpupuri at gayon din, Panginoon, lahat ng mga bagay-bagay na nakakatulong sa amin, Panginoon Diyos. Gayon din ang aming mga panalangin at pagpapalakasan sa bawat isa at pagkukumustahan, Panginoon. Thank you so much, Lord, for your continuing spiritual intervention sa bawat isa amin. Thank you so much, Lord, sa mga provision. Thank you so much, Lord, sa mga binibigay mo na mga blessing. Salamat, Panginoong Diyos, sa mga magagandang mga sitwasyon na nangyayari sa buhay namin at gayon din, Panginoon, sa mga hindi maganda na sitwasyon, mga panahon na mga pagsubok at mga sirkomstansya na kung saan ay kami po iyan nasusubok. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat tunay nga naman na sa lahat ng pagkakataon ay magpasalamat kami lagi sa iyo at lagi manalangin. Ano man ang nangyayari sa mundong ito ay magpapasalamat kami sapagkat ang naayon sa iyong kalooban at naisin. Meron kang maganda na kung saan na ipinaparating sa amin, O Diyos, na mensahe sa bawat isa sa amin. Hallelujah at praise the Lord. Salamat po sa bawat araw na inyo pong napapakinggan ang aming mga panalangin, ang aming mga panaghoy, ang aming mga lamentasyon sa inyo, Panginoon. At gayon din, salamat po, Panginoong Diyos, sapagkat hindi po kayo natutulog at hindi kayo napapagod sa inyong pagharap sa amin, sa pagkikinig sa amin, at gayon din sa iyong pagkikipagpaliwanagan sa amin, Panginoon, na kung saan, O Diyos, ay lalo kami nalulubos at na lalo kaming napapagindapat ng naayon sa iyong kalooban at gayon din lalo kami, Panginoong Diyos, na nahahasa at nagiging malubos, Panginoong Diyos, from that point of being born again, from that point of being justified by faith to being sanctified by your Holy Spirit to being continuously being perfected by your Holy Spirit and your world up to its ultimacy, O Ama at aming Diyos. Thank you so much because you are always in all of these processes sa aming mga buhay, Panginoon, spiritually, mentally, physically, morally, and so on and so forth. Yes, Lord Jesus, maraming salamat po sa mga katugunan, sa mga kahilingan namin sa inyo. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga pinagaling mo mula sa balig ng karamdaman at lalo na, Panginoong Diyos, sa mga recovered na mga pasyente mula sa variant, Delta variant at COVID-19 o sa pandemic na ito, Panginoon, not only in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, kundi sa iba't ibang mga bansa sa buong mundong ito, Panginoong Diyos, bagaman hindi pa natatapos ang laban, hindi pa natatapos ang paghawa-hawa doon, dito, roon at saan man, Panginoong Diyos, but we claim and we declare that in due time, and that will be your right time, Panginoong Diyos, that everything will be going to be good. Yes.
And that the complete flattening of the curve of this pandemic, Panginoong Diyos, will happen. And that the end of this pandemic, Panginoong Diyos, will come into ending, Panginoon. Pero hindi namin kayang gawin yan, pero ikaw, Panginoong Diyos, na sumasalat ng dako, ikaw na makapangyarihan sa lahat, ikaw na siyang pinakamarunong sa lahat, you can do what is good for the country, for every nation, and for the whole world, at sa lahat po ng buong sangkatauhan. Kaya nga po, Panginoon, yan po ang aming pag-iusap in the mighty name of Jesus Christ, by your blood, by your stripe, by the power of your Holy Spirit, Panginoong Diyos, that indeed this pandemic will come into an end, yes, will come to its finality, Panginoong Diyos, so that we can enter into a new state of life, Panginoon, na wala na po itong pandemic na ito, Panginoong Diyos. Kung kailan man yan, di namin alam, pero nalalaman niyo, Panginoong Diyos. Pero sa bandang hindi pa nangyayari, Panginoon, ay patuloy mo kaming patatagin, patuloy mo kami na kung saan ay handa sa panibagong yugto ng aming buhay, Panginoong Diyos. Thank you so much, Lord Jesus. Sa lahat po ng mga kinakasangkapan mo ng mga spiritual frontliners, yes, mga churches, anumang denominasyon at gaydi ng mga church workers, anuman ang posisyon, anuman ang kanilang ginagampanan ng ministeryo, at gaydi, Panginoon, ng mga lay officers, lay leaders, at gaydi, Panginoon, ng mga membro, mga pamilya ng bawat iglesia, Panginoon Diyos, patuloy po na kung saan ay bigisin ang lahat po ng iglesia na nagkakaisa, nagtutulungan, nagpapanalanginan, at gayon din na kung saan ay hindi po mahadlangan na kung saan araw-araw, Panginoong Diyos, ay nanggigigil sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. O aming ama, daming Diyos, with the power of your Holy Spirit, with the guidance of your Holy Spirit, and with your grace, o aming ama, daming Panginoon Diyos, matugunan po lahat po ng mga pangailangan ng mga iglesia at gayon din ng mga iba't ibang mga ministries and mission projects and so on and so forth, at gayon din ng pangailangan at livelihood ng mga membro, patuloy po na pasakanahin niyo, Panginoong Diyos, at gayon din ng mga church workers na kung saan ay natutugunan din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, Panginoong Diyos, at gayon din na kung saan ay patuloy muli na pagpalain ang kanilang mga ministeryo, ang kanilang mga pamamahala, ang kanilang mga leadership na ginagampanan, Panginoong Diyos, and all the areas of the respective responsibilities, duties, on the disposal of their vocation, Panginoon, as being called, being chosen, and being consecrated, and being sent out to go forth and proclaim the gospel. Yes, hallelujah, praise the Lord, umasa kami at gayon din lahat po ng ibang klase ng frontliners ng buong bansa, ng buong mundo, ng lahat ng nasyon, Panginoong Diyos. Sa pangunguna ng mga nangunguna, Panginoon, sa gobyerno, hanggang doon sa pinakababa, from the national level down to the region, in all the provinces, sa lahat po ng mga cities, municipalities, at gayon din, Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga barangay, at sa lahat po ng mga sityo purok, sa lahat ng mga pamilya, at sa lahat po ng mamamayan, at gayon din sa lahat po, Panginoong Diyos, ng different sectors, and even different departments, agencies, kagawaran, Panginoon Diyos, at gayon din sa ilalim po ng mga pribada, ang mga paggawa, ang mga hanap buhay, Panginoong Diyos, sa mga empleyado, at gayon din sa mga employers, at gayon din, Panginoon, sa iba pang mga larangan, Panginoong Diyos, sa ipagpalay mo lahat, at gayon din lahat, Panginoon, ay may continue to unify us in one spirit, one baptism, one Lord and Savior. Hallelujah, praise the Lord, kung saan na mga problema meron ng bawat bansa, Panginoon. Problema ng illegal drugs, now, Panginoon, ay masolusyonan at matigil na. Problema ng mga krimen at gayon din ng mga extrajudicial killings, at gayon din, Panginoon Diyos, ang problema sa insurgency, problema, Panginoon, sa poverty, at gayon din problema sa mga katiwalaan, pagnanakaw sa gobyerno. Hoy, mga magnanakaw, tumigil na kayo at wala kayong pupuntahan, yes, na maganda, kundi magsitigil na kayo sapagkat ang ninanakaw at gayon din ang kinukulimbat ay salapi ng taong bayan. Kaya nga ho, Panginoong Diyos, maribuba na kung saan halugugin mo ang kanilang mga buhay at gayon din na kanilang mga isip, ang kanilang mga puso, upang sa ganun, Panginoong Diyos, ay magkaroon po ng tunay na pagbabago, Panginoon, na hindi lamang pagbabago ng mga stature, hindi lamang pagbabago ng anumang mga bagay-bagay, kundi higit sa lahat, pagbabago dahil sa ginagawa ng pagbabago ng Diyos spiritually and so on and so forth. Yes. Yan po ay aming pinapanalangin, Panginoong Diyos, kaya nga po ang kahilingan namin sa kagalingan
ng buong bansa ng Pilipinas sa lahat po ng tinamaan ng COVID-19 variant. Hindi lamang sa bansa Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa, kundi sa lahat ng mundong ito, Panginoong Diyos. Kasama na rin, Panginoon, ang kagalingan ng bawat tao. Sa iba't ibang klase ng karamdaman at gayon din ang karamdaman ng bawat bansa, Panginoong Diyos, sapagkat hindi lamang sakit ang karamdaman ng bawat bansa at bawat tao, Panginoong Diyos, kundi maraming larangan, Panginoon. Yes, Lord Jesus, tunay ka naman na mangyayari po ang talaga namang kalubusan, holistic na pagbabago ng lipunan at gayon ng iglesia at gayon din ng taong bayan at gayon din ng bawat nasyon, ng buong mundo, Panginoong Diyos, at gayon din lahat ng sanglilikas, sanglibutan at buong mundong ito, Panginoong Diyos. Hallelujah! Kaya nga ho, Panginoon, kasangkapanin mo kami bilang iglesia lagi. Kami mga lingkod mo, Panginoong Diyos, na kung sana magsisilbing tinig mo sa madla, na magsisilbing konsensya mo, Panginoong Diyos, na magsisilbing mga kamay mo, na magsisilbing mga paa mo, magsisilbing mga mata mo, at magsisilbing mga puso mo at isip mo, at magsisilbing mga katawan mo, Panginoong Diyos, para sa mandato na dapat namin gawin, Panginoong Diyos. And that, Lord Jesus Christ, the continuing spiritual revival and reawakening will continue to happen sa buong mundong ito, sa bawat bansa, sa lahat ng tao at sa lahat po, Panginoon. Yes, walang labis, walang kulang, Panginoong Diyos. At gaya din, Panginoon, kung sana patuloy po naman may pagpusan ang spiritual evangelism explosion at gayon din ang mission explosion, Panginoong Diyos, at gayon din ang mga preaching explosion at gayon din ang teaching explosion at gayon din ang sharing and testifying explosion, Panginoong Diyos, using us through our talents na pinaggalob mo sa amin, Panginoong Diyos, and that your Holy Spirit, Panginoong Diyos, will continue to flourish, will continue to pour out, and will continue to touch every soul, every family, every community, every nation, and the whole world, and everything, Panginoong, you created, Panginoong Diyos. Hallelujah, at praise the Lord. Purihin ka, Panginoon, na kung saan ay pinapanalangin din namin lahat po ng mga nakasubaybay ng Ride On Ministry, Panginoong Diyos, mala Lunes hanggang sa Linggo, Panginoong Diyos. Patuloy mo sila na pagpalain at pangunahan kanilang mga buhay sa araw-araw at ugayin din sa tuwi-tuwi na. Patuloy, Panginoon, na pasiglahin mo ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga kalusuhan, ang kanilang mga pangatawan, Panginoong Diyos, at gayon din na ilayin mo sila sa anumang sakuna, sa anumang mga virus, Panginoong Diyos, kundi panatilihin mo, Panginoong Diyos, na kung saan nananalaytay sa kanilang mga diwa at isipan, sa kanilang mga puso at buhay, ang pananampalataya, ang pananalig sa inyo, Panginoon, gayon din sa iyong mga salita at gayon din sa patuloy na kalooban mo at naisin, Panginoong Diyos. Hallelujah! Lahat kami magpasakop sa iyo. Lahat kami, Panginoong Diyos, sa isusunod sa iyo, Panginoong Diyos. 100%, Panginoong Diyos. Hindi po iyong, teka muna, Lord, bukas na lang, Lord, kundi saka na lang, Lord, kundi, yes, right away, Panginoon. Yes, kami po ay nagpapailanin, magpapasakop sa inyo, upang kami, Panginoon Diyos, ay napapailalim lagi sa iyong kabanalan, sa iyong righteousness at gayon din sa iyong kalooban, Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Pagpalain mo ang bawat pamilya ng mga anak mong ito. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga prayer requests. Pagnamatugunan, pagpalain mo, Panginoon, ang kanilang mga kabuhayan. Pagpalain mo, kanilang mga ministeryong ginagampanan, leadership na ginagampanan. Pagpalain mo, Panginoon Diyos, ang kanilang mga pangailan sa araw-araw at maging sa tuwi-tuwi na, Panginoong Diyos, nang malubos, Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Dinadalain po namin, Panginoon, ang prayer request ng kapatid na Father Riggy Lindo ng Surigao del Sur, Panginoong Diyos. Please pray for healing and fast recovery of Amy Sinchanko and Lulu Guevara. Yes, Lord Jesus, pinagkakatiwala po namin ang kapatid Amy Sinchanko at Lulu Guevara, Panginoong Diyos, para sila, Panginoong Diyos, ay makararanas po ng katugunan sa kahilingan at panalangin namin at gayon sa panalangin ng Father Riggy Lindo, Panginoong Diyos, for them to really receive and experience completely recovery, good health and wellness, and even of spiritual and financial provision, Panginoong Diyos, and that we claim and we declare in the mighty name of Jesus, that it will happen to them. Yes, Lord. Gayun din, Panginoong Diyos, ang prayer request ng kapatid na Diyos ni Sir Lindsay Caidonga Rodriguez ng Davao City.
para sa kanyang anak Panginoon na si Levi Flora R. G. Rodriguez na 7 taon na kung saan ay nagdadialisis Panginoong Diyos. At gayon din Panginoon na kung saan ay pinapanalangin namin sa inyo na mag-normalize po lahat po ng kalalagayan po ng kanyang mga organs at gayon din Panginoong Diyos, lalo na ang kanyang mga hemoglobin, ang kanyang mga dugo, sugal ang lahat Panginoong Diyos. At gayon din Panginoon na maibsan siya at mapagaling siya, Panginoong Diyos, sa kanyang kalalagayan po na bilang dialysis sa patient, Panginoon, sa loob po ng 7 taon. Kaya tulungan mo siya at gayon din, Panginoong Diyos, alam namin na magastos po ang sakit na ito. Kaya tulungan mo sila, Panginoong Diyos, spiritually and financially, Panginoong Diyos, na ipagkakalob niyo. At gayon din higit sa lahat. Ang ganyang lubos na kagalingan, recovery, good health and wellness, Panginoong Diyos, at pagpalain mo ang buong pamilya ng mga Kayudong at gayon din ang buong pamilya ng mga Rodriguez dyan sa bandang Davao City. The mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Gayon din ang aming patuloy na panalangin, Panginoon Diyos, sa patuloy na kaaliwan at gayon din sa iyong patuloy na pagpapaabot ng kalakasan at gayon din, Panginoon, ang patuloy na pag-asa para sa pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan at gayon din sa provision ng iyong spiritual at blessing, Panginoong Diyos, para po sa kabuuan pamilya ng kapatid na Feli, Tita Feli, Kabagungan, na kung saan ay umao kailanlan, Panginoong Diyos, at nasa piling mo na. Pero aming pinagkakatiwala, Panginoon, ng buong pamilya ng mga Kabagungan, Panginoong Diyos, na ikaw po ang siyang patuloy na kanilang inspiration. They may continue to experience, O Lord Jesus Christ, your comforting love. And even the strength they needed, and even the blessing and spiritual stability that they needed every day, Panginoong Diyos, pagkaloob mo. At gayon din, Panginoon, sa buong pamilya ng kapatid na Cynthia Suarez ng Marilaw, Bulacan. At gayon din akong ito po ay asawa ng aming ayumao din, Reverend Dr. Suarez. O aming Ama at aming Diyos na naging pastor ng Diyos ay pag-ibig, Christian Fellowship ng Pilipinas dyan sa bandang Balagtas, Bulacan, na kung saan, Panginoong Diyos, ay yumao din ng mahal na ina ng kapatid na Cynthia Suarez. Yes, o aming apatambing Diyos, pinagkakatiwala po namin ang buong pamilya ng mga Suarez, o Diyos, para sila, Panginoon, na inyo pong pangunahan, na inyo pong palabalain, ganyan din, Panginoong Diyos, sa sila po yung makararanas ng iba yung kaaliwan nagmumula sa inyo, sa inyong pag-ibig at ganyan din ang pagkilos ng banal na Espiritu sa kanila upang sila makararanas po ng iba yung katatagan. At ganyan din, Panginoon Diyos, na kung saan ay patuloy nilang panghawakan at tikapin, Panginoon, ang iyong pangako ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan, na siyang pangako mo, Panginoon, na nagbibigay po ng pag-asa. At gayon din, Panginoon, sa panahon na ito ay pagpalaya mo rin ang matugunan din ang kanilang pangailangan. Yes, ibuhos mo ang iyong blessing sa kanila, Panginoon. Gayon din, Panginoon, pagpalaya mo ang buong pamilya ng mga Suarez. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin. Lahat po ay magsabi ng amen. Gayon din, Panginoon, ang kapatid na Diconisa Liner Lodor, Panginoon, ng Puerto Princesa, Palawan, sa kanyang kalalagayan sa kasagluyan, Panginoong Diyos. Ano man ang kanyang karamdaman, Panginoon, ay aming pagkakatiwala sa inyo, Panginoong Diyos, na magministeri po kayo sa inyong lingkod, Diconis Lionel Ludor, Panginoon, upang sa ganun ay manumbalik ang kanyang kalakasan at gayon din ang kanyang maayos na pangatawan at gayon din, Panginoon, ang kalubusan ng kanyang kagalingan at kanyang recovery, Panginoon Diyos. Pagbalayan mo ang kanyang ministry, pagbalayan niyo, Panginoon, ang kanyang mahal na ina na isang diakonesa din at leader din sa region. At gayon din, Panginoon Diyos, ang kanilang local church at gayon din, Panginoon, ang kanilang paaralan na kanilang pinamumunuan dyan sa Puerto Princesa. Pagpalaya mo sila, Panginoon, at gayon din ang asawa ng Diconis Lodor, Delilah, at gayon din, Panginoon Diyos, ang kanilang mga anak at gayon din ang kanilang mga teachers at gayon din mga estudyante at gayon din ang komunidad na kung saan nakatayo po ang kanilang paaralan. Yes, in the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin at gayon din, Panginoon, bless the whole family of Lodor. Yes, gayon din, Panginoon, ang kapatid na June Apan, Panginoon, ng Geraldine Union Mebesiha, yes, na meron pong cancer sa plasma cell at bone sa bagi na kung saan ay nag-undergo po ng chemo radiation therapy dyan sa bandang Tarlac sa isang pagamutan para sa kanyang kalusugan na kagalingan. At gayon din ang kapatid na Lady Lacandaso ng Marilaw, Bulacan, sa kanyang iniinda din para din sa kanyang kalusugan at kagalingan, Lily Kagalitan, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. At gayon din ang kapatid na Florida
Estrada Gamoso ng Quezon Isabela at gayon yung kapatid na Richardson Basipica na nagdadialysis para sa kanilang kalusugan at kagalingan at gayon yung kapatid na Glyza Matunan Albanes ng San Miguel Bulacan na meron pong breast cancer para po sa kanilang kagalingan at kalakasan at gayon yung Reverend Dr. Marvin Solayo de Leon na Manila United Methodist Church San Luis Pampanga na meron siyang pinagdadaan ng diabetic retinopathy of left eye na nabulag Panginoong Diyos na matas din kanyang creatinine para sa kanyang kalusugan na kagalingan at gayon yung Panginoong Diyos sa kapatid na Jane na lumaka ng Cebu City, Visayas sa kanyang heart surgery para din sa kanyang kalusugan na kagalingan. Mirna Sanchez Raparan Bacanay ng Sydney, Australia para din sa kanyang kagalingan mula sa kanyang diabetes at ng kanyang iniinda, Panginoon. Yes, gayon yung Panginoon ang kapatid ng Dr. Karina Roman ng Los Angeles, California, USA para din sa kanyang kagalingan at kalusugan at gayon din ang kanyang mga prayer requests, Ricardo Roberto na meron pong lungs cancer, Lynette Miranda na meron pong breast cancer, Gina Gross Pemalyari na meron cancer dyan sa bandang San Fernando City, Pampanga at gayon din, Panginoon, ang Ezekiel Roman para din sa kanyang kalusugan, Edilberto Roman, gayon din, Che Benedicto na meron pong breast cancer, Pastora Jenny, para din sa kanyang kalusugan kagalingan, Pastor Marcos Ginto na meron problema sa kanyang kidney, at Pastor Samuel Reyes na meron pong problema sa kanyang heart at blood, Panginoon, para din sa kanilang kagalingan at kalusugan, at gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid ni Imelda, na ito po ay, manugang ng kapatid Teresa Herman ng Baguio City na kung saan ay nasa pagamutan po, Panginoong Diyos, para po sa kanyang kagalingan at kalusugan. Gayun din, Panginoon, ng pitong membro ng Makapagal Family ng Dinalupeng Bataan para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. At gayun din po, Panginoong Diyos, ang buong pamilya ng Pais Family ng Marikina City na mga nagpositibo para din sa kanilang kagalingan at kalusugan. Lahat po sila, Panginoong Diyos. Iba-iba ang kanilang mga pinagdadaan ng Panginoon sa panahon na ito na kung saan inalalapit po namin sa inyo, O Diyos, sa pinakamainam po. At pinakamabuti, Panginoon, nawa, Panginoong Diyos, na inyo pong ipagkakaloob sa kanila, Panginoong Diyos. Further, complete healing recovery, good health and wellness, and even of spiritual and financial provision, Panginoong Diyos. And bless the hospital o the family they belong, Panginoong Diyos. Pagbalay mo lahat ang kanilang mga kinagain at gayon din, Panginoon, ang mga medisinas at gayon din, Panginoon, ang mga iba pang na kung saan ay medical procedures na ginagawa sa kanila, Panginoon, na magkalakip-lakip pati ng aming mga panalangin at higit sa lahat, Panginoon, ang iyong magawa para sa lahat sa kanila. In the mighty name of Jesus, yan pong aming panalangin sa kanila and that we claim and we declare. Ngayon ni Panginoon ang kapatid na Emma Bagagwa, sipag ng kapatid Lilitila Candanza ng Marilao, Bulacan na nasa kritikal ang kanyang sitwasyon, inatake at hindi pa nagigising, Panginoong Diyos, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan na recovery. Maria Andrea Cruz, sister ng kapatid na Maring Badya Magtoto Cruz, dyan sa bandang Quezon City, pero dyan sa bandang USA, para sa kanyang kagalingan at kalusugan. Maria Teresa Taginod ng Quezon City, nagdadialysis. Yes, for complete healing recovery at gayon din ang Marvin and Gina Christine ng Quezon City para din sa kanilang kalusugan at kagalingan. At gayon din naman at aming Diyos ang Pastor Ami Gabinete ng Palawan para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Pastor Ramirez Rodriguez Sanday ng Bulacan para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. At gayon din po, Ama, ang Reverend Rodolfo Hentalian ng Brooks Point, Palawan, para din po sa kanyang kalusugan at kagalingan. At gayon din, Panginoon, ang magulang ng Brother Ernel Angkarhel ng Felix ng Every Step Every Nation, USA, para din sa kanilang good health and wellness at kagalingan. Gayon din, Panginoon, ang ina ng kapatid na Digonisa Tubicos ng Mindanao, Honorata Ilaya, para din sa kanyang good health and wellness at kagalingan. Godopredo Mural, Panginoong Diyos, ang Olongo City, Samba, asawa ng kapatid na Digonisa Ruena Amlog Mural, Panginoon, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Tess Vicente de Guzman na meron pong cancer under medication, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Elmer Vicente suffering from psoriasis under medication, para din sa kanyang kagalingan at kalusugan. Retired Digonis Lourdes Abuya na meron pong breast cancer, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. At gayon din po, Panginoong Diyos, ang kapatid na Mayet Coro Mogot, kakilala ng kapatid na Achi, para din sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan. At gayon din, Panginoon, ang kapatid na Achi, para din sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan.
At agayin din Panginoong Diyos, Pastor Noel and Pastora Roda and family para sa kanilang kalusugan at kagalingan. At gayin din Panginoon na kapatid na Roland at miss niya Panginoong Diyos, Bawangkin ng Engineer Bayani as karga ng Valenzuela City, Metro Manila na kung saan ay nasa ICU, nasa pagamutan para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. Gayin din Panginoong Diyos ang kapatid ni Lenlen Marie, Bawangkin ng kapatid na Rolly Sebastian ng Bungabong Nueva Ecija para din sa kanyang kagalingan at kalusugan at gayon din ang mag-asawang Ruding Balakidan para din sa kanilang kagalingan at kalusugan. Gayon din Panginoon ng DSC Reverend Babes Marcelo ng Pandibulacan para din sa kanyang kagalingan at kalusugan. Gayon din po Panginoong Diyos ang kapatid ng Sister Elma Monteverhen de Leon ng Galingan Basili Sambales na isang kidney transplant para sa kanyang lubos na kagalingan at kalakasan. At gayon din po Panginoon ng buong pamilya ng kapatid ng kumaring Jovita Chongson na hisan ng Malabon City na kung saan Panginoon lima nagpositibo, isa ay negatibo para din sa kanyang kalusugan ng kagalingan. Roxanne na anak ng kapatid na Bedinyo sa Leberzosa ng Ilagan City. Isabella para din sa kanyang kalusugan ng kagalingan at gayon din ang buong pamilya o aming ama at aming Diyos. Lahat po sila magkakaiba po ang kanilang mga kalalagayan sa kasalukuyan. At dinadalangin po namin, O Diyos, araw-araw, Panginoon. Yes. Nanawa po ay patuloy po kayo na makapagministeryo sa kanila at gayon din sa mga lingkod mo. Na maaaring makapagministeryo sa kanila, Panginoon, kahit panahon po ng global pandemic. Masa kami, Panginoon, na bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos, makararanas po nang lubos na kagalingan at kalakasan, nagmumula sa inyo nang sila makarecover at gayon din na mapabuti ang kanilang mga katawan at ang kalusugan, Panginoong Diyos. Yes, matugunan din ang kanilang mga spiritual at financial na pangailangan, Panginoon, sa araw-araw, Panginoon Diyos, at pagpalain niyo bawat pamilya na kanilang kinabibilangan. Pagpalain mo, Panginoong Diyos, maging ang pang-aruga ng bawat pamilyang kanilang kinabibilangan at gayon din ang mga umaaruga sa kanila, Panginoon Diyos, sa mga pag-aamutan at gayon din ng mga medical frontliners, Panginoong Diyos. And that we claim, and we declare in the mighty name of Jesus, everybody will say Amen. Gayon din ang aming ama at aming Diyos, ang kapatid na Vera Santos, yes, na para din sa kanyang kalusugan at kagalingan at gayon din ang kapatid na Isla Morte and family para din sa kanilang good health and wellness and livelihood. Gayun din sa nanay at tatay ng kapatid na Risa de la Peña ng Rizal Nueva Ecija para din sa kanyang kalusugan at gayun din ang kanyang buong pamilya ng kanyang kapatid para din sa kanilang kalusugan at kagalingan. Gayun din Panginoon ng Pastor Paula Mendez ng Rizal Rizal Nueva Ecija. At gayon din Panginoon ng kapatid na John de los Santos ng Nueva Ecija rin, ang kanyang anak, para din sa kanyang kalusugan at kagalingan. At gayon din Panginoon ng kapatid na Cinta Corpus, ang kanyang anak na si Gemma Noah Corpus, para din sa kanilang kagalingan at kalusugan. Yan sa bandang Nueva Ecija, Cabanatuan City. Gayon din Panginoon Diyos ang kapatid na Reverend Abed Bellas and Don ng Gansard Mission Methodist Church ng Halahala Rizal, para po sa kanyang kagalingan din sa kanyang puso at anumang bahagi ng kanyang katawan, Panginoong Diyos. At gayon din Panginoon ng kapatid na Anna Jerry Carney ng Caloocan City, bagaman siya lumabas na sa pagamutan, ang aming panalangin, Panginoon, for her continuing good health and wellness and complete healing, Panginoon. At gayon din Panginoon Diyos ang Pastor Ronel Poronda ng Morocco, Tachira, Venezuela, Panginoon, for his complete healing recovery. At gayon din Panginoong Diyos ang kapatid na Corazon na Navarro, Rainer Anthony, Panginoon ng Balanga City, Bataan, and the whole family, Panginoong Diyos, para po sa kanilang lubos ng kagalingan at kalakasan. Ngayon din, Panginoon, ang katid na Pastor Charlene Aziz Repana ng Palawan, para din sa kanyang lubos ng kagalingan at kalakasan, Panginoon, at gayon din ang buong pamilya ng mga baklig, Panginoong Diyos, for the complete restoration, good health and wellness sa bawat isa sa kanila, Panginoong Diyos, marapatin ninyo. Yes, and that we claim and we declare, Panginoong Diyos, na yan po ay inyo pong pairungan sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Bless the family, they belong, Panginoong Diyos. At gayon din ang kanilang mga pangailangan sa araw-araw, spiritual and financial. At higit sa lahat ng kanilang lubos na kagalingan, Panginoon. Yes, ang kapatid na dyan, Michael Carale, na naaksidente ng bike, Panginoon. Yes, meron ng
Ilang linggo nakalipas, Panginoon Diyos, akong saan ay napakture ng kanyang celebram. Dumasa kami, Panginoon Diyos, na makatawid po sa landasang buhay ng kapatid na John Michael Carrale. At pagpalain mo, Panginoon, ang pagamutan at gayon din mga facilities, mga gamot, Panginoon Diyos, at gayon din ang anumang mga medical procedures na ginagawa sa kanya, Panginoon Diyos, na kung saan mabigyan siya ng pagkakataon na siya makapamuhay pa ng mas mahabang buhay. At gayon din, Panginoon Diyos, na mapagaloban pa siya ng good health and wellness at gayon din higit sa lahat. Yes, complete healing and recovery, Panginoong Diyos. And that may you also provide their spiritual and financial need, Panginoong Diyos, and bless the family of Carrale. Yes, in that we claim and we declare in the mighty name of Jesus Christ, amen at amen sa Panginoong Diyos. Gayun din, Panginoon, na kung saan ay nilalapit po namin, Panginoon, ang kapatid na Jean Grace Domingo Tangonan dyan sa bandang National Kidney and Transplant Institute, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoon, sa katakumpayan ng kanyang dalawang klase ng kanyang operation. Yes, agay din, Panginoong Diyos, salamat po sa inyong patuloy na paggilos. Salamat po, Panginoon, sa inyong patuloy na spiritual intervention sa pamagitan, Panginoong Diyos, ng iyong banal na espiritu. At gayon din, Panginoon, sa mga kinasangkapan mo na hospital. At gayon din, Panginoon, ng mga medical frontliners, mag-ibang pagkain, mga medicines, facilities. At gayon din ang aming mga pinagsama-samang mga panalangin sa lahat po ng individual, mga institusyon, mga churches, district, annual conference, regional, at gayon din, Panginoong Diyos, anumang denominasyon, Panginoon, na nalangin, Panginoong Diyos. At gayon din, Panginoon, sa pagtulong ng bawat isa, Panginoong Diyos, financial. Maraming salamat po, Panginoon, at pinapanalain po namin sila, na patuloy po sila, na pagpalain, gabayan sa araw-araw, ng siksik, ligligo, at tumaapaw, na blessing, Panginoong Diyos. Hindi man matupi, Panginoon, kani-kanilang mga pangalan o namang pangalan ng kanilang mga institusyon, kayo pong nakababatid at kayo po ang mas nakakaalam, pinakamabuti para sa kanila, Panginoong Diyos. Salamat po, Panginoong Diyos, na kung saan ay anytime, Panginoon, within this week, ay pwede na siyang ma-discharge. Bula dyan sa pagamutan. Pero pinapanalangin namin, Panginoong Diyos, na kung saan ay hinihintay pa rin ang result ng kanyang biopsy. Kung meron nga bang cancer siya, Panginoon, kung tama nga ba ang assumption ng doktor na siya ay nasa stage 2 cancer, at gaya din akong saan ang kanyang proposal that come September ay magbabasimula ang kanyang chemotherapy kung yan ay mangyayari sa loob ng anim na session. Dalangin na ang Panginoon Diyos sa every other week, purihan ang Panginoon Diyos na kung saan dinadalain po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang mangun at maghari at malubos ang katagumpayan nito. At gayon din, Panginoon Diyos, ang pangailan na kung saan sinasabi ng doktor na 40,000 na per session, Panginoon. In a matter of 6 session, uabot pa ng 240,000 pesos. Yes, o aming amatay, Panginoon. Dinadalain po namin ang mga pagamutan. Dinadalain po namin, Panginoong Diyos, ang mga doktor, saan man silang naroon, Panginoon, nasa privado man, nasa gobyerno man, o nasa private hospital, Panginoon, na kung saan, yes, na kung saan ay isa alang-alang din nila ang kalalagayan po ng mga pasyente na kung saan hindi naman yung sobra na kung saan ay sumisingil ng matas. Yes. Hindi sa sinisisi namin sila, hindi sa kinukundi na namin sila. Pero sa kalagayan na ito, maraming mahirap po, Panginoong Diyos. Gayun din, Panginoon, dalangin namin na lahat po ay mamit ang pangailangan. At gayun din, Panginoong Diyos, na kung saan ay matugunan na rin ang karagdagan pa na pangailangan. Na at least, Panginoong Diyos, ang panalangin ko sa iyo, everyday, panibagong provision, panibagong blessing, iyang ipagkakalom mo. Kaya, Panginoong Diyos, nitong kailangan pa ng 39,000 na lang, Panginoon, sa kabuuan ng gastusin, sa pagkakalaking mga professional piece na mga doktor at gayon din ng kabayanan sa ospital. Dahil nga naman na hindi po related sa kidney ang kanyang kaso, Panginoong Diyos, na mamit po ito. Kami po ay naniniwala na mamimit ito, Panginoong Diyos, sa iyong pagkilos, sa iyong kamanghamangha na paggawa, Panginoon Diyos, na ikaw ang siyang napaparangalan. Na ikaw, Panginoong Diyos, ang hari ng mga hari, ikaw ang Diyos na aming masasandalan sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. Panginoong Diyos, lahat po ng mga may karamdaman, di namin nabanggit ang mga pangalan.
Yes, patuloy po kayo na magministeryo sa bawat isa sa kanila. Sa kanilang mga daing, sa kanilang mga pangangailangan, sa kanilang mga pinagpis, sa kanilang mga panaghoy, sa kanilang mga pagsamo, Panginoong Diyos, para po sa kagalingan at kalakasan, recovery at gayon din sa mga pangailangan, inyo pong pairugan, Panginoon. Hindi man namin sila kilala. Kasama po sa aming panalangin, Panginoong Diyos. Yes, Lord Jesus, we bring back all the praises and glory. In the name of Jesus, and may you be with us for the whole day, and even beyond this day, and even for the whole night, at sa buong magdamag, Panginoong Diyos. And may we accomplish the work that we ought to do for the whole day, with peace and calmness, and with tranquility, and with joy, and love from the bottom of our hearts, Panginoon, because all of this we bring unto you. In the mighty name of Jesus, everybody will say, Amen at Amen unto the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Praise the Lord. Ang Rhydon Ministry, patuloy po na kung saan ay nagpapaabot po ng pangumusta sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos at kumusta po kayo sa inyong mga kalagayan sa inyong kinararoonan. Gaya din na patuloy po na sinasabi ng Rhydon Ministry, thank you very much for your presence, for your liking, at gaya din sa pagpalo sa ating page, Bishop Lito Tangonan, at gaya din sa inyong pagpapabot ng inyong mga comments, so inspirational and touching and challenging. And of course, salamat din sa inyong pag-share sa bawat episode ng Rhydon Ministry. Hallelujah, praise the Lord. Rhydon Ministry is telling us every day, God bless and protect us all always. The power, the presence, the power, the acts of His Holy Spirit and His inspired words, stay safe and healthy always. Be kind to others always with love and care. To God be the glory always and forever. In Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen at amen sa Panginoon. Yes, tignan natin, silipin natin ang mga comments ninyo. Tara, sumakay po kayo. Tignan natin, yes, hallelujah, praise you. How are you, my dear kapatid na Elijah Tangonan? May kawayan na Bulacan, sa Tulubidyan at God bless Tangonan family. Pahala-pahala po natin sila lahat dyan. Ang kanyang comment ay happy blessed day po Bishop Lito and to all Rhydon Ministry. Thank you very much at gayon din sa inyo dyan. Thank you for your presence. Yes, gayon din pala sa ating kapatid na Evangelina Rivera Dalit. Yes, wherever you are, you're there. Please extend regards to the family. Sa Tulubidyan at God bless Rivera Dalit family. Pahala-pahala po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment ay thanks po Bishop Lito Tangonan with one emoji of prayer. Welcome at purihin ang Panginoon at thank you rin sa iyong presence. At gayon din mula sa ating kapatid na how are you my dear sister Gina C. Kigelasona? Yes, nice to meet you in this live streaming wherever you are in the Philippines, Luzon, Visayas at Mindanao, OB and the Philippines. Please extend my regards to the whole family at God bless Sister Gina and the whole family of Sikig Lasona. Palapakan po natin sila dyan. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment. A good God's morning po to everyone. Thank you very much likewise. Kaya di pala sa ating kapatid na dating DSE Reverend Luis Cruz ng Bethany Methodist Church at gayon din ng Bethany Methodist Christian Learning Center Hermosa Bataan. Sa Tulubidyan at God bless sa Cruz family. Purihin natin ang Panginoong Diyos. At ang kanyang comment ay good morning, maraming salamat po at happy birthday sa iyong iniirong. Yes, kuri ng Panginoon na dahil kasama ka ngayon ay awitan natin ng personalized ang iyong minamahal na asawa. Yes, hawakan mo na mahigpit ang kanyang kamay. Ay kung maaari nga ay yakapin mo siya at paramdam mo ang iyong pagmamahal at ang iyong napakalalim na pagbati sa kanya ng happy birthday sa iyong minamahal. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Deaconess Marlene. Bruce, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Palakpakan po natin, Deaconess Marlene Cruz, asawa ng ating magiging matumisibag at magaling na dating DSC Reverend Luis Cruz. Yan, sa bandang Hermosa Bataan, palakpakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Hallelujah, praise the Lord, and more birthdays to come sa buhay mo, kapatid na Deaconess
Marlene Cruz, at patuloy ka na ingatan, protektahan, pagpalain ng Diyos sa lahat ng panahon at gayon din pagtagumpayin ng lahat ng iyong ministeryo, ng pagtuturo at gayon din sa gawain ng iglesia at gayon din na kung saan na patuloy na ipagalo ng Panginoon lahat po ng iyong mga pangailangan sa araw-araw at sa tuwi-tuwina at gayon din na kung saan whatever dreams that you have for the future, it will come indeed into realization. Bless the whole life and ministry of the Cruz family and even their leadership and even their extended social services unto all people na kung saan ay kanilang napapasalitate medically and others. Yes, in the mighty name of Jesus, yan ay aming panalangin, wishes para sa aming digunis Marlene Cruz. At gayon din, maraming salamat sa buong pamilya sa inyong pagpapasinaya, sa pamilya Tangonan, sa panahon na nandiyan ang aking misis at gayon din ang aking anak, at gayon din ng mga all the facilitation medically, yan ay pinagpapasalamat sa Panginoon, sa inyong pamilya, lalo na sa iyo at Diconis Marlene Cruz, at gayon din ating DNC, Reverend Luis Cruz. Mabuhay kayo, pagpalain ng Panginoon at pagpalain ng buong bataan at gayon din ng West Middle Pagod Bames Incorporated at gayon din ng mga distrito hanggang sa Zambales. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At gayon din mula sa kapatid na Sister Achi ng Cebu City, Cebu, Visayas. Kumusta ka na kapatid? Kumusta na? Nawala na bang lagnat mo? Nawala na ba yung ubo mo? Yes! Purihin ang Panginoon sa tulubid niyan sa bandang Cebu, Visayas. Purihin Panginoon, God bless you and even your family and even your ministry and leadership as the administrator of Whole World Friendship of Prayer Brigade Laban sa COVID-19. Sabi at guiding alas 3 ng hapon, International Bible Study Line, pagpalain ng Panginoon ang lahat ng mga ito at gayon din ang mga nagsasalita, nagsesermon at gayon din ang mga nangunguna sa panalangin at gayon din ang bawat isang nakikinig. Palapakan natin. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sa Panginoon ang kanyang comment ay good morning Bishop, Ma'am Jean at Ate Biyaya at sa lahat ng Ridon Ministry. Bless us all with emoji of flower ng sunflower at gayon din ng gumamela at gayon din ng prayer. Salamat po at likewise po sa body sa inyo. Yes, how are you, my dear sister Melita Celestra? Asawa ng ating kapatid na masipag na missionary pastor at James Celestra ng Talim Island. Binangonan Rizal sa Atulbidyan at gayon din ang limang mission churches dyan, mga pastor natin dyan. And God bless Celestra family and even your ministry and leadership at gayon din ang mga kalusugan. Palapakan natin sila. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang kamay, dalawang kamay na kataas na ganun at merong mga singsing at merong porcelas at gayon sa gitna ay merong puso na kulay pinkish na merong kahalong violet. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord at pupuri sa Panginoon Diyos na kung saan ay nandun ang pag-ibig sa Panginoon. Hallelujah, yes, how are you my dear? Sister Mirna Sanchez Rapanandakanay ng Sydney, Australia, sa Atulobidyan, mga Pilipino, at gayon din mga Australianos, buri ng Panginoon, God bless Rapanandakanay family, palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord, amen at amen sa ating Panginoon Diyos ang kanyang comment. Happily watching, yes, with one image of mukha ng tao na nakanganga at meron pong puso dito. Palapakan natin ang Panginoon, hallelujah, praise the Lord, salamat po sa inyong presence, hallelujah. Eh di ba na sa kapatid na masibag na ating pastora, yes, pastora Leonora Dato ng Dubai, siya tuloy dyan mga Dubainians at gayon din ng mga Pilipinos dyan. At gayon din ang iyong church yan, Win Dubai Church, at gayon din ang Whole World Friendship Prayer Brigade laban sa COVID-19 at tuwing alas 7 ng gabi with Anchi and with all the viewers, at gayon din ang iyong alas 7 ng gabi at gayon din alas 6 ng hapon International Bible Study Online. Pagpalain lagi ng Panginoon na lahat ng ito, palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Amen at amen sa ating Panginoon Diyos. Kayo din, God bless Dato Pamela and your ministry and leadership. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. At ganyan ang kanyang comment, umagang pinagpalo po Bisya Patrola Biyaya at sa lahat ng taga-Ridon Ministry, purihin po ang Panginoon. Sa panibagong araw na ating naranasan ngayong umaga, purihin natin ang Panginoon. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you for your presence. Thank you for your greetings. At ganyan mo lang sa ating kapatid na how are you, my dear? Sister Carmelita Kapuli ng
Maribelas, Bataan, Seattle, Bidyan, at God bless Kapuli family. Palapagan po natin sila lahat dyan. Thanks for your presence, ang kanyang comment. God's morning ride on ministry. God bless us all. Thank you very much. Gaydi lahat po sa inyo dyan. Gaydi mo na sa ating kapatid na educator Jocelyn Makatugal Bakling ng Balanga City, Bataan, at gaydi ng Yes, the Living Water Methodist Church, Barangay Abgami ng Maribelas, Bataan, Seattle, Bidyan, at God bless Bakling family and even your ministry and leadership through your loving husbandry, Reverend Alex Bakling, to all family. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At gaydi na kanyang comment mabiyang araw po sa lahat ng Karaydon Ministry. God bless us all. Thank you very much. Likewise, at gayon na kanyang added comment, God bless Bishop and family. More and more blessing po sa inyong ministry. What an energy and prayer. Maraming salamat po. At likewise, at gayon added comment mula sa ating kapatid na yes, Sister Amelita Celestra, yes, added comment, magandang buhay po Bishop Lito and family. Tangonan, salamat po sa Diyos at tayo muli sama-sama tayong nagiginig o nanonood ng Ride On Ministry. At God bless you all. Thank you very much likewise with so many energy of prayer at gayon mo ka ng tao. May puso dito at gayon din ng puso at gayon din ng panalangin at gayon din ng tatlong exclamation point na kung saan consistent tatlong exclamation point. Palakpakan natin. Hallelujah, praise the Lord, at amen sa Panginoon. How are you, my dear sister? Yes, Sister Portia Jose, nice to meet you in this live streaming. Where are you in the Philippines, Luzon, besides in Mindanao, wherever you are, be in the Philippines, wherever you are, please extend my regards to the whole family. God bless you and God bless Jose family. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay amen. Amen sa Panginoon. My prayer for all the family. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Gayun din po lang sa ating kapatid na Sister Teresita de Guzman dyan sa bandang Baguio City. Yes. Benguet Province, Region 1, Luzon. Shall we dyan at God bless. Ano? Nagkamali po ako. Sorry po. Yes. Yes. At Teresita de Guzman ng Bethany Methodist Church. Yes, dyan po sa Batang Hermosa, Bataan. Shout out to at God bless the Guzman family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Purihin natin ang Panginoon. At ganyan na kanyang comment, God bless right on ministry and your ministry. Thank you very much. Likewise, kumusta ka na kapatid na Teresita? Kumusta na yung sinasabi mo, mga nilalakad mo? Purihin natin ang Panginoon. Pag-extend my regards to the whole family. At ganyan din ang kapatid na Teresita Herman. Yes. Yes, yan sa bandang Baguio City. Shout out to at God bless Herman family. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, God bless Herman family. Yes, ang kanyang comment ay good morning, Bishop and family, and to all, Ride On Ministry, keep safe, God bless us all, with emoji ng kumakaway at ganyan ng puso na mayroong kumikislap na star at ganyan din tatlong panalangin. Salamat po ng marami, likewise sa inyo. Alahala ko tuloy yung request mo na ipapadala ko yung kopya ng inawit ko kahapon na Edukasyong Kristiyana. Yes, yes, pipicturan ko mabait, papadala ko yun. Sorry, di ba na ipadala kahapon. Yes, at ganyan din ang kanyang added comment. Hallelujah, sobrang gaganda ng mensahe ng mga inaawit mo, Bishop. Amen at amen sa Panginoong Diyos. Palapakan natin ang Panginoon, tawad the glory at guiding tatlong energy ng prayer. Yes, ayan mo tayo, ating pupicturan yung hindi ko na makalimutan. Purihin natin ang Panginoong Diyos at gainin. How are you, my dear? Yes, Sister Nelda, yes, Nunan, purihin natin ang Panginoon Diyos. Siya tulad niyan sa Batang United States of America. Yes, God bless Nunan family. Palapakan natin sila dyan. At gayon ng mga Pilipino sa mga Amerikano dyan, purihin ang Panginoon kanyang comment. Good morning everyone, praying for past healing and recovery of your beloved wife. Keep safe always. God bless. Thank you very much. Likewise po sa bawat isa inyo. Yes. Gayon din po lang sa ating kapatid na yes, Sister Geraldine Tamayo. Nice to meet you in this live streaming, Sister Geraldine Tamayo. Yes. Where are you in the Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao, or beyond the Philippines? Pero marami akong kilala mga Tamayo. Yung profile picture mo ay parang kilala ko, yung kilala ko na Geraldine Tamayo, na kung saan ay kamag-anak ng mga De La Cruz, na kung saan ay nakasama namin sa 9 de Pebrero sometime, yes, 80s, na kung saan ay yung tinutukoy ko na si Evelyn, hindi ko alam kung magkamag-anak kayo o without relation, na nandun na sa bandang
pandanga USA at po rin ang Panginoong Diyos. Pero meron tama yun akong sanay parang kahawig mo at hindi ko alam kung ikaw yun. Pero anyway, please extend my regards to the whole family. God bless you, Sister Geraldine, at gayunin ang buong pamilya ng Tamayo. Palapakan natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. At ang kanyang comment ay, ang ganda pa rin ang boses mo, Kuya Bishop Lito. Palapakan natin ang Panginoon. Yes, hallelujah. Parang tama yung pantaha ko, kabatid na Geraldine. Yes, yes. Ang ganda pa rin ng boses mo, Kuya Bishop. Miss those days nung magkakasama pa tayo sa Mandaloyong. Yes, and 9 de Pebrero. Yes, dyan sa bandang Kalentong, Mandaloyong City. Pero iba na ngayon, kapatid na Geraldine, ang mukha. Marami ng mga nangyaring mga pagbabago dyan. Yes. Hallelujah. Hindi ko alam kung nandiyan pa rin dyan yung mga kamag-anak. Purihin ng Panginoon. Nice to meet you. At saan ka na ba nakatira? Diyan ka pa rin ba sa bandang Mandaloyong? May God bless your family always. Thank you very much. At likewise, purihin ng Panginoon. At gayon din mo lang sa ating kapatid, Sister Beth El Gallievo ng Kawayan na City sa Bela, Satu Lubidjian. At God bless Gallievo family. Para parang po natin sila lahat dyan. Purihin natin ang Panginoon. Ang kanyang comment at praying, Ma'am Jean, for her compass healing and recovery. God bless us. Thank you very much. Include us also, Bishop, my whole family, for our good health and wellness po, Bishop. Thank you so much. Welcome. In the mighty name of the living God, in Jesus Christ, we pray, intercede for this particular prayer request of Sister Beth El Gallievo. For the complete healing, recovery, good health, and wellness for the whole family of Gallievo, Panginoong Diyos, and that indeed, we claim and declare that kanilang maranasan, Panginoong Diyos, at gayon din na pagpalay mo ang kanilang mga kabuhayan, at gayon din matugunan ang kanilang mga pangyayari, spiritual at financial need, Panginoon, sa araw-araw at sa tuwi-tuwin. In the mighty name of Jesus, bless the whole family of Gallievo. Everybody will say amen at amen to the Lord at Jesus Christ. Hallelujah. Yes, salamat po sa inyo mga presence. At gayon din mula sa ating kapatid na Sister Nel Danunan. Added comment, Bishop, your beloved wife, Mrs. Jean Tangonan po. Yes, in the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. At gayon din mula sa ating kapatid na Sister Beth El Gallievo. Added comment, Bishop, greet ko din ang happy, blessed, and happy, and blessed anniversary ng aking mga kapatid na si Reverend and Mrs. Reverend, Larry, and Mrs. Reverend Bioli Gallievo. Tama ba ako? Yes. Yes. Kahapon po, salamat po. Yes, pinaparating po natin ang ating pagigising pagdiriwang sa kanilang wedding anniversary. Yes, the mighty name of Jesus Christ, we pray intercede para po sa kapatid ng natahipag ng kapatid na Beth Gallievo, Panginoong Diyos, Reverend and Mrs. Reverend Larry and Violeta Gallievo, Panginoong Diyos. Yes, maraming salamat po sa maraming taon na kanilang dinaanan bilang wedded husband and wife, Panginoong Diyos. Salamat po sa lahat po ng kanilang mga encounter sa buhay. Salamat po sa mga pagsubok. Salamat po, Panginoong Diyos, sa mga magandang mga karanasan bilang mag-asawa at gayon din sa mga naging bunga ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa, Panginoong Diyos, and that we continue to pray and we ask for added more years of wedding anniversary to come into their blessed wedded life, Panginoong Diyos. Patuloy na ingatan mo sila, pagpalain at gayon din ang kanilang ministeryo at kanilang mga pagmimisyon, ng kanilang mga leadership na ginagampan ng Panginoon sa particular na iglesia na kanilang nadistinuhan. At gayon din po, Panginoon, matugunan po ang kanilang mga pangailangan. At gayon din, Panginoon Diyos, na kung saan pagkalooban mo sila ng lagi po na healthy na body, healthy mind and spirit. At gayon din, Panginoon, na pagbalain mo ang kanilang mga membro ng mapagpalang kanilang mga kabuhayan at gayon din ang kanilang mga pananampalataya at gayon din ang kanilang mga espiritual na pamumuhay. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, pagbati, lahat ay magsabi ng Amen.
Happy, 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 happy wedding anniversary sa inyong mag-asawa, Reverend Galari Gallebo at Reverend Violi Gallebo. Happy, 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 happy wedding anniversaries sa inyong dalawa. Yes, palapakan po natin ang mag-asawang ito. I-cheer naman natin ang kanilang mga pamilyang diriwang ng wedding anniversary. At ipaabot mo ang aking regards at pamumusta sa kanilang mag-asawa. At gayon din mula sa ating kapatid na Sister Amelita Celeste comment. Umubo muna tayo. Excuse me po, uminom muna tayo. At medyo nasa samid ako at parang meron nakaalala sa akin. Yes. Yes, purihin ang Panginoon at hindi lamang may nakaalala sa akin, kundi merong darating na blessing mula sa Panginoon. Palapakan natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Yes, ang kanyang comment, added comment, ako din po pala, Bishop Lito, kaarawan ko bukas 26. Na ipagpapasalamat ko po sa Diyos ang buhay na hiram ko po sa Diyos nawa. Ang ika-68 taon ko bukas, 68 na po kayo, no po? At hiling ko po sa Diyos ay dagdagan pa niya ang buhay ko ng hanggang 150 years. Ay dinagdag ko na lamang po yun, wala po yun na. Masarap mabuhay dito sa mundong ibabaw na nakakapanood tayo ng Rhydon Ministry at God bless you all. At gaya din ang sarap mabuhay sa daigdig na ito na kung saan ang ulam natin ay sinampalukang isda o sinampalukang manok. Yes, maraming isda sa inyo. Yes, ang aming pagbati sa inyo. Aming ama at aming Diyos, ikaw po ang siyang nagpala sa buhay ng kapatid na Sister Amelita Celestra. Yes, bukas, Panginoon, ay 68 na siya, Panginoon. Yes, salamat po, Diyos, at ang kanyang kahilingan at pagsamo na nagdagdagan pa ang kanyang buhay sapagkat napakasarap daw ang mabuhay sa mundong ibabaw. Pairugan niyo, Panginoong Diyos, at gayon din marapadin niyo na siya pagkalooban ng maibayong kalusugan, nang kalakasan at gayon din, Panginoong Diyos, ang matagumpay na buhay nilang mag-asawa sa kanilang ministeryong ginagampanan dyan sa Talim Island, Binangonan, Rizal, Panginoong Diyos. At gayon din na matugunan lahat ng kanilang mga pangailangan at gayon din, Panginoong Diyos, na kung saan good health and wellness ay pagkaloob mo sa kanila sa araw-araw at sa tuwit-tuwina. The mighty name of Jesus, pagkaloob mo rin sa kanila ang napakaraming mga emoji of prayers at emoji ng mga hearts at gayon din ang mukha ng tao na merong tagtatatlong mga puso, Panginoon. Ibig sabihin nun, buhay, pamilya na mapanalangin. Buhay at pamilya na kung saan nagmamahal sa iyo at gayon din sa kapwa at gayon din sa pamilya at sa sarili. In the mighty name of Jesus, yes, more 365 days to come sa buhay ng kapatid na Sister Amelita Celestra. With good health and wellness, successes, victories, and even financial, spiritual blessings. Hallelujah. Happy birthday, happy birthday, Sister Amelita Celestra. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you,
Happy, happy, happy birthday. Sa'yo ang pagkain, sa'yo ang inumin. Happy, happy, happy birthday. Sana'y mabusog nyo sila dyan bukas. Palapakan pa natin si Salminita Celestra. Birthday niya bukas, 6-8. Cheer naman natin ang buong pamilya. Purihin natin ang Panginoong Diyos. At palagay ko hindi mawalang isda na inyong mga handa bukas. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Gusto man namin pumunta dyan ay panahon naman ng pandemya. Yes, sister. Yes, Mirna Sanchez, Rapananda ka na. Shuttle bid yan sa bandang Sydney, Australia. Puri ang Panginoon ng kanyang added comment. Watching while we are eating blissfully and abundantly with... Eto na ngayon. Parang gusto ko nang kumain. Adobong kangkong, palakpakan natin. Hallelujah, praise the Lord. Adobong kangkong, masarap ang adobong kangkong with pritong tokwa together. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord. With my husband, Moses. Moses, yes. Kumusta ka, kapatid na Moses? At gayon din ang inyong mga anak, ang inyong mga manugang, gayon din yung mga apo sa tuhod at talampakan. Purihin ang Panginoon. I cook diabetically food. Yes, palapakan natin. To have long life, palapakan natin, purihin ang Panginoong Diyos. Yes, if God permits, in the mighty name of Jesus, thank you Lord, our God and Savior, with emoji of heart, at gayon din ang prayer, at gayon din ang dalawang amen, at gayon din ang praise God, at gayon din ang aleluya, with emoji ng puso, at gayon din ang prayer, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes, Lola Biyaya. Bumili tayo ng talbos ng kangkong at mag-adobo tayo at aluan natin ng tokwa. Purihin natin ang Panginoon, gayain natin ang niluto ng kapatid na Sister Mirna Puri. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Gayain mo na sa kapatid. Howdy, my dear, Sir Yul Bishop Joey Labitan. Yes, miss you, yes. Shuttle bid dyan sa bandang Metropolitan Calabarzon Medicine Little Conference ng Pilipinas. Nakabasid dyan sa bandang Charles Bide Highway. Yes, Christian Values School along Aguinaldo Highway, Bacoor City, Cavite. Shuttle bid dyan at Gamblers. Lapitan family and your family and ministry and even your leadership to your constituents. Palapakan po natin sila na dyan. Hallelujah, praise the Lord ng kanyang comment. God bless us all, mga ka-ride on. Salamat po at gayon din sa inyo lahat dyan. At gayon din mula sa ating kapatid na how are you, my dear Lola Bell? Nice to meet you again this live streaming mula dyan sa bandang Sito Balanga Bataan, sila pika-anib po ng Capitol Medis Church. Yes, Sito Balanga Bataan, siya tulubid niyan at God bless Lola Bell. Palapakan natin, puri na Panginoon. Amen sa Panginoon ng kanyang comment. Yes, amen sa Panginoon. Gayun din, added comment mula sa ating kapatid na Sister Achi. Added comment, thank you Lord. Thank you Bishop na wala na lagnat at ubo ko po. Ito na lang, nawala na po, nawala na lagnat. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Puri ng Panginoon. Alam mo, baliktarin mo kapatid na Achi yung lagnat. Yes. Baliktarin mong basahin niya ng pagkabasa niya na itanggal. Tanggal na ang lagnat mo. Hallelujah! In the mighty name of Jesus, thank you Lord, praise the Lord. Yes, amen sa Panginoon. At ubo ko ito na lang body, Malaysia. I pray for total healing upon healing, wellness, recovery in Jesus' name. Amen. In the mighty name of Jesus, we claim and we declare for this declaration and claim, O Lord, of your daughter Achi. That will come into reality para sa kanyang buhay, para sa kanyang kalusugan, good health and wellness and total healing. Yes, bless her whole family at matukunan din ang kanyang mga pangailangan sa araw-araw at sa tuwi-tuwira. In the mighty name of Jesus, everybody will say amen. And amen sa Panginoon. How are you, my dear sister Norabel de la Cruz? Nice to meet you again this live streaming. Shout out to sa bandang Kabanatuan City and Webe Siha. Puri ang Panginoon. Kumusta na ka na? Kumusta ang iyong mga anak? Kumusta ang iyong mga apo? At kumusta ang iyong trabaho dyan sa Kapitolyo? Yes, God bless de la Cruz family. Palapakan po natin sila lahat dyan. Hallelujah, praise the Lord. Ang kanyang comment ay amen with one emoji of prayer. Amen sa Panginoong Diyos.
Yes, how are you, my dear, masipag at magaling na kamanggagawang pastor ng United Methodist Church, Reverend Joe Bert Santos Lugto. Yes, Lugto ng Pampanga. Puri ng Panginoong Diyos. Yan ka pa rin ba sa bandang Porac o lumipad ng destino mo? Seattle, Virginia, at God bless Lugto family. Palapakan po natin. God bless you all, even your ministry and leadership and even the whole congregation and all the members. Pagpalain silang lahat sa kanilang pananampalatay, sa kanilang espiritual at gayon din sa kanilang mga kabuhayan at gayon din matukunan ang mga pangailan mo sa araw-araw. Hallelujah, praise the Lord. Puri natin ang Panginoon. At mukhang iba yung profile picture mo ngayon at magkatabi kayo ni Mrs. na ikaw ay naka-Amerikana at meron kang kurbata dito. Yes, puri ng Panginoon. Please extend my regards sa iyong wife at gayon din sa buong pamilya at sa buong iglesia. Puri ng Panginoon kanyang comment. Happy birthday, Sister Bella Buwan. Palapakan natin. Hallelujah, praise the Lord, the mighty name of Jesus Christ. We pray, intercede for the birthday of Sister Bella Buwan, Panginoon, sa araw na ito. Yes, Lord Jesus, pagpalain mo ang kapatid na ito at marami pang mga daratal na mga birthdays sa kanyang buhay na punong-puno ng tagumpay, na punong-puno ng pagkapala, na punong-puno ng maayos at nakalusugan at pangatawan, Panginoon, at gayon din, Panginoon Diyos, na punong-puno ng kagalakan at kapayapaan at pag-ibig ng gagaling sa inyo, Panginoong Diyos. And may as you continue, O Lord Jesus Christ, to appreciate you and even to experience the fullness of your fullnessness, Panginoong Diyos. Bless her whole family. Bless lahat po ng kanyang pinagkakabalan sa araw-araw, Panginoon. Ilayo mo sa anumang sakuna, sa anumang virus, kundi, Panginoon, ang iyong safetyness, ang iyong protection na kanyang maranasan lagi sa araw-araw at sa tuwi-tuwi na pagpalain mo rin ang kanyang kabuhayan. Pagpulay mo the entirety of Buwan family in the mighty name of Jesus. Yan po ang aming pananangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Awitan natin ang kapatid na Bella Buwan. Yes. Kumbaga sa English ay Bella Moon. Yes. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Sister Bell Buwan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Palapakan natin ang kapatid na Sister Bell Buwan. Palapakan natin, i-cheer natin ang kanyang buong pamilya. Purihin natin ang Panginoong Diyos. Hallelujah, praise the Lord. Yes. Reverend Joe Bert Santos Lugto, salamat sa presence mo. Norabel de la Cruz, salamat sa presence mo. Yes, iparating mo ang aking regards kay Sister Bell Buwan. Purihin ang Panginoong Diyos. At gayon ang added comment, wala kay Sister Amelita Celestra Bishop Lito, marami pong salamat sa mga prayers ninyo po. Welcome po with MG of prayers at gayon din ang mga puso at gayon din mukha ng tao na mayroong puso, may puso at gayon din consistently tatlong exclamation points. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes, how are you, my dear Sister Cheryl Cruz? Yan, sa bandang Bataan, puri natin ang Panginoon at pangalan po ng artista. Yes, pati Piliedo ay Piliedo ng artista. Puri ng Panginoon. Please extend my regards sa iyong buong pamilya. Pagwalayin dyan at God bless Cruz family. Palapakan po natin. Hallelujah ang kanyang comment. Amen. With three emoji of prayer, purihin natin ang Panginoong Diyos. At gayon din, thank you for your presence. How are you, my dear? Yes, Sister Vicky Leon. Yes. Nice to meet you in this live streaming. Yes, purihin natin ang Panginoon. Kung hindi ako magkakamali, sana hindi ako magkamali, sasabihin ko na yes, you are a member of yes, Church by the Highway. Yes. Sidi Bacoora, Cavite, yes, Shadow of Jan at Gamblance, the whole Delion family. Palapakan po natin sila na dyan. Purihin natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah, praise the Lord, na kanyang comment ay most na rin po kayo. Buti man po, Sister Vicky, puri ng Panginoon. Salamat po sa iyo, pangumusta. Pagpalain po tayo ng Diyos. Yes, patuloy po tayong lahat ng pagpalain ng Panginoon. Salamat po. Thank you for your presence.
Yes, hallelujah. Praise the Lord. How are you, my dear? Yes, nice to meet you and miss you. Yes, Reverend Floria Osorio. Pero ang kompletong pangalan mo ay Florenda Osorio, na kung saan minsan sa aking buhay at paglilingkod ay nakasama kita bilang Diakonesa dyan sa bandang Malabon Central, United Methodist Church, Malabon City, Metro Manila, way back 90 to 94 tayo na destino dyan. Puri ng Panginoon. Yes, shout out to dyan sa bandang Puerto Princesa, Palawan. Puri ng Panginoon. Please extend my regards sa iyong anak na babae at gayon din sa kanyang asawa at gayon din sa kanilang mga anak. At gayon din ang mga anak nyo pa na iba na mga lalaki. Yes, nandiyan sa bandang Davao City. At gayon din ko alam kung saan po yung isa. Puri ng Panginoon Diyos at patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon. Osorio family, palapakan po natin. God bless you all. Ingatan kayo ng Panginoon Diyos araw-araw. Pilihin ng Panginoon kanyang comment. Thank you Lord. Nakapanood ako ng Ride On Ministry. Thank you Bishop Tangonan. Yes, welcome po at puri ng Panginoon ang ating Diakonesa na mapagmisyon, ang ating Diakonesa na masipag. Purihin natin ang Panginoon. Ang ating Diakonesa na kung saan ay senior citizen na rin katulad natin ng mga senior citizen, 60 years old and above, pero still alert, kicking, and talaga naman still alive and enjoying the ministry of the Lord that Jesus Christ. Purihin ang Panginoong Diyos. Yes, kayo din mo lang sa ating kapatid educator Diyos Alim Makatugal Baklig added comment. Amen at amen. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes, maraming sa lahat po ng mga comments sa inyo pong ipinadala at gayon din salamat po sa bawat isa atin. Di man kayo nag-comment ng mga iba, ay salamat po sa inyong presence, sa inyong pakikisa. Purihin natin ang Panginoong Diyos at patuloy po kayo na pagpalain ng Panginoon. Di ko mamatukoy yung mga pangapangalan. Ang Panginoon ay sumayin lagi mula ngayon at magpakailanman ang Diyos ang sumayin nyo. At gayon din ang bawat isa atin ay sumadyos tayo upang sa ganun sa araw-araw nating buhay nandun ang tagumpay at nandun ang patuloy na pamatnubay at paghahari ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. At gayon din na kung saan ang kalooban niya siyang magawa natin sa araw-araw at sa tuwi-tuwina. Yes, ating pong ibinabalik lahat po ng papuri pa. Salamat sa ating Panginoon. Ang kapaglingkod ng Diyos, Bishop Lito Tangonan, pansamantalang nagpapaalam mula sa episode 545 tungo sa marami pang episodes mula Lunes hanggang Sabado, alas 9 ng umaga, samantalang araw po ng Linggo, alas 10 ng umaga. Purihin ang Panginoong Diyos and may we enjoy the food being prepared in our respective tables. And May we realize the work that we ought to do for the whole day at gayon din sa buong magdamag ay maging maluwalhati ang ating pagtulog at gayon din sa ating paggising ay gayon din at gayon din magsama-sama tayo muli. Puri ang Panginoon at lahat ay binabalik po natin na lahat ng papuri pa. Salamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Shout out sa lahat po ng mga Tagalusan. Yes. Shout out sa lahat po ng mga Tagabisayos. Yes, sa lahat po ng mga taga Mindanao. Yes, at gayon din ang kabuuan ng Pilipinas, at gayon din ang mga overseas Filipino workers, at gayon din sa lahat ng bansa sa buong daigdig na ito. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos sa lahat po ng mga churches, mga lingkod ng Diyos, mga membro, mga kaanib, mga officers. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Ibinabalik na natin po lahat ng papuri at pasalamat sa ating Panginoon. At babay po sa bawat isa atin at sa muling pagkikita, face to face, mata sa mata, purihin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord.